Hai mga kabalik, this is Brad J. Dax. Welcome to my vlog. What's up mga kabalik, this is Brad J. Dax. Vlog po natin today, mga kabalik. Good day po sa inyong lahat dyan sa Pinas at dito din sa Middle East. Saka po akong FW. Ang vlog po natin today mga kable, ito po yung topic po natin today is mahirap ba maging OFW? Yan ang topic natin ngayon mga kable. Yan mga kable, sa akin lang po yung komento po ay mag pa 5 years po ako nito. Itong panyon, mga next year ata, pa 5 years ako na maging isang OFW. Kasi nakaraan kong buwan, 4 na taon ako. Ito ngayon, 2 kontrata. 2 years na contract, bali magsis 6 years. Tapos next year, magpa 5 years tayo. Yun, madali lang yung araw at mabilis na yung oras mga kable. Hindi natin isipin. Yun mga kable, yung kanina, yung topic na, yung tanong yung sinabi ko kanina, mahirap ba maging OFW, isang OFW? Ang sa akin lang komento ko mga kable, mahirap talaga. Bakit dyan? Lahat ng trabaho, mahirap naman eh. Wala namang simple, basta magkatrabaho ka. Ang hirap kasi sa isang OFW mga kable, yung malayo ka sa pamilya. Yun ang punto. Bilang isang OFW mga kable, yun, hirap na dun. Dun lang sa punto ng yung topic natin dun, yung malayo ka na sa pamilya, yun, hirap na yun adjustin yung sarili mo. Yun, mamiss mo sila, yun, ang pinakamahirap dyan. Mamiss mo yun sila, pagdating dito, ma-homesick ka, ganun. Kasi namimiss mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, o mama mo, or tatay mo, o yung mga kapatid mo, ganun. Mga kabli, sa akin kasi mga kabli, pag dito sa akin lang mga kabli, hirap talaga yan sa akin. Hirap talaga maging isang OFW. Alam mo mga kabli, pag dito kasi, advantage kasi dito mga kabli, ang trabaho mo kasi dito, yun, ang iba kasi yung kinikita mo, ini-income mo dun sa Pilipinas, kaya pumunta ka dito kasi iba yung ini-income mo, yung kinikita mo talaga sa sahod mo, yung sahod mo, kung magkano yung sahod mo, ganun. Mga kabli, yun, tiis lang, ganun, tiis lang konti. Ang advice ko lang po sa kung gusto pang maging OFW, yun, pumunta kayo, isip-isipin niyo muna bago kayo pumunta dito, yun. Kasi yung una kasi, yung excited mo kasi mga kabli, dati, ako, first timer ko maging OFW, yung excite mo, yun, nadadala. Yun mga kable, yung sa excite naman, sinasabi kong exciting natin sa sarili natin na bilang maging kasi makipupunta sa ibang bansa, ganun. Siyempre, for example, na-hire ka na, ganun. Yung excite natin. Bago ka, yung sa akin na makable, isipin nyo muna na sasaba kayo dito, pupunta kayo sa like na country na ito, Middle East, yun. Isipin nyo na muna bago kayo pumunta dito. Kasi dito makabli, kasi makabli, ang sa akin ang kuminto makabli, dito, sa'yo lahat makabli eh. Sa'yo lahat. Magkasakit ka, sa'yo. Walang, mayroong alalay sa'yo, pero hindi naman kasi yung kasama mo, nagtatrabaho din yan eh. Nagtatrabaho din yan eh, alalay ka ganun, tulungan ka ganun eh. Yung, kumbaga, sa'yo, pag ikaw na yung matira doon, for example, ikaw, mayroong kang sariling accommodation, yun, mahirap makabili. Okay lang sana kung kasama mo yung madala mo yung pamilya mo dito after 2 years o ganun. Pwede sila kung dipindi sa sahod mo kung ganun kalaki yung sahod mo. Yun mga kabli. Ang sa akin lang mga kabli ha. Hindi naman sa ganun na ibang kwan. Basta yung komento ko lang sa experience ko lang po. Yun, explain ko sa inyo. Yun mga kabli. Ang hirap ng isang OFW mga kabli. Dati kasi mga kabli. Yun. Kumikita ka ng ampira, mas malaki ka dyan kaysa dyan sa Pinas. Depende sa anong skill mo, depende sa anong trabaho mo. Yun. Yun mga kabli, mahirap kasi kumita. Si example na sildoan ka na kasi sildoan mo na.
Mahirap pa yung magpapadala mga kabli. Yung dati, pipila ka pa, maraming pipila. Like dito, papadala ka sa pamilya mo, pipila ka pa ng... Depende kung mahuli ka, ganun. Depende sa'yo kung mauna ka sa pila. Yun, pipila pa yung magpapadala ng pera mga kabli. Hindi ka gaya ngayon, via online na, pwede na via online. Gaya yung dati, yung nabutan ko. Iwan ko lang, dati, may bank naman dati yung pupunta ka lang sa ATM, iulog mo lang yun, tapos may ATM ka, doon lang ikakaltas yung kuhan mo. Kasi yung dati, ako, dati, pipila talaga ako makabli. Depende kasi sa palitan, kung mag-adjust ka sa palitan, yung papadala mo. Ngayon nga ba, mas simple lang ngayon kasi may apps na, via online na. Pili mo na iulugan ng pamilya mo, padala ng pera mo. Padala mo yung pera mo, pwede na ulugan yung pamilya mo. Ganun lang kasimple. Ang mahirap lang kasi dito makabli, sa bilang isang OFW makabli, malayo lang ka sa pamilya talaga. Kung example, kung wala yung pamilya mo, malayo ka mismo. Mamiss mo naman siya makabli, maka-video call naman kayo sa messenger po. Iba talaga yung actual. Makikita mo sila. Yung iba makikita mo sila sa actual. In a person talaga. Personal yan makikita mo kaysa video. Ayun makabli, makatawag ka nga sa kanila na via messenger o anong mga application na makabideo call kayo sa family nyo. Yun makabli, hindi kagaya nung dati makabli talaga. Yung iwan ko anong 19s yun, anong 20s yun na wala pa talagang via, wala pa messenger yun, wala pa mga ibang mga apps sa internet. Meron ng internet pero wala pa talaga itong mga apps na ganito na pwede kayo makabideo call. Kasi dati sulat lang yun eh. Sulat, iwan ko lang kung tawag ba yun. Hindi natin na-experience na din yun sa ibang OFW na mas nauna pa sa akin. Yun. So yun, swerte nga ka tayo ngayon sa batch ko na isang OFW na meron ng messenger na nagkakataon na meron ng pwede na mamiss mo yung pamilya mo, makabideo call ka na. Yun, gaya ng makabili, hindi talaga maiwasan makabili na homesick ka talaga. Usapan naman natin homesick. Yung homesick makabli, kasi makabli, yung namimiss mo yung anong ginagawa mo sa Pinas, namimiss mo yung number one dyan, namimiss mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, mama mo, o ano ba, mga kuya mo, o ate mo, yun ang homesick makabli, no? Yung sarili mo baga na homesick ka. Sa akin makabli, ha? Pag na-homesick ako, alam ko yun. Kasi pag na-homesick ako makabli, biglang tutulo yung luha mo makabli. Sa akin ha, biglang tutulong luha sa akin. Yun lang. Pag na-homesick ako, pagka nami-miss mo yung anong ginagawa mo sa Pilipinas, yun, nami-miss mo number one dyan sa pamilya mo. Aww. Parang bigla, yun, iniiwasan ko yun makabli. Kasi pag once na ma-homesick ka makabli, hindi ka na makakonsentrate ng trabaho. Yun, hindi ka na makakonsentrate ng trabaho. Parang yung labanan mo yun, yung sabaga may kalaban ka dun sa, iwan ko lang kung anong one mo baka. Basta yun ang homesick makabli. Sa akin ha, yun ang ginagawa ko. Kasi pag nakarandom ako ng kuhan makabli, iniiwasan ko yun. Kasi mahirap, hindi ka na makakonsentrate sa trabaho mo makabli. Parang tulala ka na palagi. Tulala, parang lungkot-lungkot ka yung sarili mo. Ang gagawin mo dyan makabli, ang ginagawa ko talaga makabli, babangon ako niyan. Kasi may social media naman tayo makabli. Kasi hindi naman palagi tayo tumitingin ng social media. Sa Facebook, yun, maglalaro ka. Hindi naman kuli palagi ngayon. Kasi... may maiwasan mo din na minsan sa sulok, sa isang sulok na makaisip-isip ka, hihiga ka ganun, na before ka matulog ganun, makaisip-isip ka mga kabli. Hindi naman bigla ka nang tutulog agad, hindi ah, pipikit yung mata mo, hindi, yung baga nag-isip-isip ka pa. Yun mga kabli, ang ginagawa ko lang, babangon ako niyan, iinom ako ng tubig. Yun, iinom ako ng tubig, pag iinom ng tubig yun, baga sa baga, nawawala yun sa isip ko eh. Iinom ako ng tubig, tapos tingin-tingin sa mobile, ganun. Ayun, pag balik ko, ganun lang ginagawa ko makabli. Yun. Parang nilalabanan ko talaga kasi ayaw kong ganyan makabli kasi ayun mga kabli, yun, sinasabi ko nga iniwasan natin yung makahumsik, maghumsik tayo dito kasi yun ang kalaban natin makabli. Sa trabaho, sa akin lang makabli, ah. Sa akin lang. Sa experience ko lang. Iwan ko lang sa iba. Basta sa experience ko lang, ganun yung experience ko eh. Pag nahumsik ako eh, sa akin lang. Iwan ko lang sa iba. Sa kapwa OFW ko, anong mga experience ko nila. Yun mga kabli, yun. Tatawag po ako sa pamilya ko every, kasi may pahinga naman ako mga kabli. Depende kasi yun sa schedule sa trabaho mo dito. Kasi may pahinga naman ako ng 11:30 to hanggang 3:30 ganun.
Kasi 4 o'clock, babalik ako ng trabaho dito, makabli. Depende, makabli. Depende sa sitwasyon mo pag pumunta ka dito. Kasi, makabli, hindi naman sa baga, nung trabaho mo, in-applyan mo, dyan, sa, galing ka pa sa Pilipinas, kung anong hinayar ng agency mo, yun, masusunod naman yun, makabli. Masusunod naman yun. Pero may madadagdag lang talaga. Kunin mo lang, ba, ubus ka lang ng, huwag mo lang taasin yung pride mo. Yung pababa ka lang. Kasi nandito ka sa ibang bansa, wala ka naman sa Pilipinas. Yung pababa ka lang, kunin mo lang. Basta hindi lang lalampas talaga. Hindi na lalampas talaga dun sa anong trabaho mo. Yung kunting trabaho lang kasi may dadagdag naman yan, mga kabli. Hindi naman gaya ng dati na yung tinaplayan mo dyan sa agency, na ganun yung trabaho talaga, yung kontrata mo, na pirmahan mo. Meron naman madagdagdag yan. Yung kunti lang na wala dun sa pinag-usapan nyo sa kontrata na trabaho mo, kunin mo lang, kunti lang, basta hindi lang mahirap, makabli. Pag hindi mahirap na makabli, huwag mo nang tagapin. Sabihin mo, yan ang tinatrabaho ko, susundin ko lang yung kontrata ko. Ganun. May kontrata naman tayo na masusunod, na nakatatak yun, yung sinasunod nila. Yun. Yun ang paglaban mo yung kontrata mo. Yun lang. Makabli, sa akin, makabli, pag experience mo pa na gusto mo maging OFW, gusto mo na talaga na pangarap na maging OFW, pangarapin mo muna yung mga, yung sabaga, bago ka mangarap ng isang maging OFW na gusto mong sasaba, kasi ang iniisip mo, yun, luluwas na yung pamilya ko, makabahay ako, ganun. Mas iba yung ini-income ko pag nandun ako sa ibang bansa, ganun. Yung iniisip mo palagi, makabli, ganun. Bakit ka naging OFW? Balak kong maging OFW. Yun, iniisip mo. Yun, matulungan ko ng pamilya ko. Yun, kasi wala naman ako. Hilate namang income ko dito sa Pilipinas. Yun, pupunta ako sa ibang bansa kasi para malaki. Yun, iisipin mo muna yung makabli. Kasi yan ang pinaka-reason. Bakit? Yan ang pinaka-reason ko. Bakit nandito ako ngayon? Yun. Sa akin, ha? Yung reason ko. Iwan ko lang sa iba. Yung sa akin lang, yun ang bakit nandito ako ngayon. Yan ang pinaka. Yun nga sa'yo, kagaya ng sabi ko nga makabli, yun lang ang topic natin today, di sa content, di lang sa gano'n na content lang talaga to, yung nag-share lang po ako ng experience ko po, so, na bilang isang OFW, sineshare ko lang, mapanood mo tong video na to, at least, try mo lang din yung ginagawa ko pag nag-uusik ako, try mo lang, inom ka lang ng tubig, isang basong tubig, makakanda ng binibis ng katawan mo yan, isang baso, tapos nakadlakad ka lang. And bago ka babalik sa higaan mo, lakad-lakad ka lang, tapos kung sumaga, kung ma-homesick ka, yung naisip mo, ikuan mo, isang tabi mo, makabli, iisip ka ng bago, kung anong iisipin mo. Yung maganda na isip, yung parang nakakatawa ba na isip, ganun. Hindi naman sa ganun na mabaliw ka, yung tatawa ka lang mag-isa dyan, no, makita ka ng kasama mo, tumatawa ka lang mag-isa, para kang isang baliw. Hindi, yung baga-sabaga, makabli, na yung iniisip mo lang na, yun, makabuti yan sa kuhan mo na, para at least mawala yung naisip mo, yung nakadagdag ng lungkot. Iwasan mo talaga malungkot dito, makabli, hirap yan. Baka magkasakit ka pa noon yung ganun. Kasi hirap yan eh. Pag ma-homesick ka, wala kang ganang kumain, ganun. Hindi ka na. Parang suba na yung gana ng kain mo, hindi na. Pag susubo ka, gana ka sana, tapos susubo, naisip mo bigla. Kung sabaga, ibaba mo yung pagkain mo, yung kutsara mo. Yun, hindi na masusubo mo kasi na-homesick, nalulungkot ka na eh. Yun, magkasakit ka pa noon yan, ganyan. Wala na bang tutulong sa'yo, sa'yo lang, sarili mo lang talaga makatulong dito, mga kabli. Yan, totoo talaga yan. Bilang isang OFW, mga kabli. Kaya makabli, dito lang natin yun makabli, dito na natin tatapusin yung video. Yun, nasabi ko na lahat, mahirap ba maging isang OFW. Yun lang, experience ko lang makabli. Sa akin ang experience yun, pinakomento ko lang sa inyo. At least, iba-iba naman tayong experience sa buhay makabli. Yun lang, yung experience ko dito sa bilang isang OFW, dito sa Middle East. Yan mga kabli, don't forget to subscribe my YouTube channel, Brad G. Dax, my Facebook page, Brad G. Dax. Mga kabli, please share naman sa video na to, baka makatulong to sa iba, or either makabigay ng idea kung paano naging homesick nun. I-try mo lang, baka meron makatulong. Yan mga kabli, hanggang sa muli natin, at gagawa tayo bukas din ng video, or everyday naman ako nagba-vlog, makabli. May number naman yung vlog ko. Everyday naman tayo
mag-upload ng video. So ngayon lang, meron pa akong in-upload na isa, yung kahapon, yung nagkabit kami ng cartoons dun sa site. Yun, in-upload ko muna ngayon kasi mahina pa yung internet. Yun lang mga kapli, God bless all. And dyan sa Pilipinas, sa family ko po, God bless. At dito din sa kapwa W ko po, God bless po sa inyong lahat. Yan po mga kapli, tcharan, bye-bye, bleh!